Hey, what's up guys, and welcome to another edition of my video regarding the season finale of Game of Thrones. And let's talk about season 8 of Game of Thrones. And then beware guys, a major spoiler ihatid ko sa inyo. So, let's review sa mga possible na mangyayari sa Game of Thrones Season 8. Okay, let's start. Season 8, Episode 1. Tormund and Beric survived the attack on the wall. So, si Tormund and Beric ay nakasurvive sa attack on the wall on the last season 7, yung pag-atake ng Night King sa wall. Then Tormund rides to Winterfell to meet with Jon while Beric stay behind at the wall. So si Tormund guys is pumunta ng Winterfell then para puntahan si Jon at sabihin kung ano yung nangyari while Beric stays behind at the wall. Next guys, for episode 1, Cersei and Qyburn discuss ideas about how to defeat Daenerys and her dragons. So, nag-usap si Qyburn at Cersei para i-discuss kung paano nila tatanungin si Daenerys at ang kanyang mga dragons. Cersei orders Qyburn to mass produce ballistas. So, inutusan din niya si Qyburn na gumawa ng mga ballistas. She also orders alchemists to make new pots of wildfire. So, inutusan din niya ang mga alchemists niya na gumawa ng another new pots ng mga wildfire na gaya ng ginamit ni Tyrion Lannister nung season 2 laban kay Stannis Baratheon. They get interrupted by news of Euron arriving in King's Landing with the Golden Company. Pero na-interrupt sila sa balilang pagdating ni Euron kasama ang Golden Company. Then, Jon and Daenerys arrive at Winterfell. So finally, dumating na si Jon at si Daenerys sa Winterfell. Many Northern Lords are angry about Jon bending the knee to Daenerys. Dito nagustuhan ng mga lords sa north dahil sa pagsaludo ni Jon kay Daenerys, but Sansa and Arya give Jon their full support. So next, for episode 1, Theon Greyjoy arrives at King's Landing to free Yara. So pumunta si Theon Greyjoy sa King's Landing para sagipin ng kanyang kapatid na si Yara, who is imprisoned inside the silence, while Euron is greeting with Cersei and the Golden Company commander. So, si Euron kasalukuyan niyang ini-greeting si Cersei kasama ang Golden Company, while Theon tries to free Yara, but he gets captured by Euron's men. At sa pagtatangka ni Theon na sagipin ng kanyang kapatid na si Yara, ay nabigo siya at nahuli ng mga tauan ni Euron. So next, Sam reads a book about how to create Valyrian steel. So si Sam, nag-aral siya para alamin kung paano gumawa ng another Valyrian steel. The process requires dragon glass and dragon fire. So nalaman niya na kailangan sa paggawa nun is ang dragon glass and dragon fire. Jon asks Gendry if he can make new Valyrian steel sword. So inutusan din ni Jon si Gendry kung pwedeng gumawa siya ng another Valyrian steel swords. Jon also asks Daenerys if one of her dragons can provide fire.
So, humiling din si John kay Daenerys na kung pwedeng tumulong yung isa sa mga dragons ni Daenerys para mag-provide ng fire. Daenerys agrees because she knows the importance of the situation. So, Qyburn begins to examine the remains of the dead white that was left at the dragon pit. So, si Qyburn, sinimulan na niyang examine yung mga bahagi ng katawan na natirad dun sa dead white, dun sa dragon pit. So, that's it for episode 1, guys. Then, let's proceed to episode 2 of season 8. Bran tells Jon that he is a Targaryen named Aegon. So, kinausap na ni Bran si Jon at sinabi niya isa siyang Targaryen na nagngangalang Aegon. He is the son of Rhaegar Targaryen and Lyanna Stark. So, sinabi din niya na anak siya ni Rhaegar Targaryen at Lyanna Stark, the heir to the Iron Throne. Jon says he has no desire to sit on the Iron Throne. So, sinabi ni Jon kay Bran na wala siyang intensyon na umupo sa Iron Throne. He also says Ned will always be his father. So, sinabi din niya na mananatiling si Ned ang kikilalanin niya ama. Jon decides to not tell Daenerys what Bran told him. So, nag-desisyon siyang hindi ito sabihin kay Daenerys. Another, on episode 2, Tyrion receives a letter from King's Landing. So, si Tyrion naka-receive ng letter from King's Landing. Cersei says she will be sending the Golden Company, who will be led by the Mountain. So, ang sulat na yun ay galing kay Cersei at sinabi niya magpapadala siya, ipapadala na niya ang Golden Company sa pamumuno ng The Mountain. They will be coming to Winterfell to join the fight against the Army of the Dead. So, sinabi din niya na sila'y papunta at parating para tumulong laban sa Army of the Dead. Then, Jaime Lannister arrives at Winterfell to help join the fight against the Army of the Dead. So, finally, Jaime Lannister arrives. Dumating na sa Winterfell to help and to join the fight against the Army of the Dead. So, Jon goes to Bran in the God's Wood. So, then he asks Bran if he can see the Night King the same way he did at the wall. So, pumunta si Jon sa God's Wood, then pinakiusapan si Bran kung pwede ba niyang gawin yung same thing na ginawa niya doon sa wall. He wants to know the Night King's movement para malaman niya kung ano yung galaw ng Night Kings. Bran walks into some crows and we follow them up north. The Night King and his army are approaching the last heart. So, yun, sinabi ni Bran na kasalukuyan ng nagmamarch papuntang north ang Night King and his army. The last castle is then completely overrun by white and is destroyed by the Night King and Viserion. So, the last castle na inatake ng mga undead and the Night King is completely destroyed by the Night King and Viserion. Bran leaves the vision shaking up. He tells Jon what he saw. So, nagulat din si Bran and sinabi niya to
Sinabi niya ang lahat ng pangyayaring to kay John. John tells Gendry to make as many weapons as possible. They will need them soon. So, pinakusapan na ni John si Gendry na gumawa ng mga balir, ng mga weapon as soon as possible. So, another 4, episode 2. Cersei Lannister loses her baby due to a miscarriage. So, ayun, nalaglag ang nadala ni Cersei na baby. It further proves Maggie the frog's prophecy. Cersei is utterly devastated by this and what else the prophecy they have in store for her. So, hindi ito matanggap ni Cersei ang mga pangyayari yon. And sinisisi niya ang prophecy sinabi sa kanya. So, next, the Golden Company begin to march north to Winterfell. So, nagsimula na ang Golden Company para pumunta sa north and to Winterfell, led by Sir Gregor Clegane the Mountain. They have dozens of ballistas with them in their party. So, ayun. Papunta na ang Golden Company. Then, sa pamumuno ni Clegane the Mountain, and kasama din niya ang dozen of ballistas sa kanilang party. Bran Stark has a vision about the Isle of Faces at the God's Eye. So, si Bran has a vision about the Isle of Faces at the God's Eye. He tells Jon that he needs to go there. So, sinabi niya na kailangan pumunta ni Jon doon. Bran lives for the God's Eye. He is protected and carried by Northern Soldier. So, yun. Umalis si Bran para pumunta doon sa God's Eye. And then, sinamaan siya ng mga Northern Soldier. So, that's it for episode 2, guys. So, we'll proceed to season 8, episode 3 of Game of Thrones. So, let's begin. This episode begins with a cold open. The first of many Valyrian steel sword is forged by Gendry. So finally, nakagawa na si Gendry ng many Valyrian steel sword. So next, Daenerys wants to execute Jaime Lannister because he killed Daenerys' father, the Mad King. So ginusto ni Daenerys na execute si Jaime Lannister sa pagpunta niya sa Kings na sa Winterfell dahil sa ginawa nito, sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang ama, the Mad King. Tyrion intervenes and he tells Daenerys she will have to kill him too. So pinigilan niya ni Tyrion at sinabing kung papatayin na si Jaime, patayin na rin siya if she insists on killing his brother. Jaime reveals the real reason he killed the Mad King. So, sinabi rin ni Jaime doon kung ano yung dahilan kung bakit niya pinatay ang Mad King. So, next for episode 3, now that Euron kept his promise by delivering the Golden Company, Cersei pays her debt by marrying Euron Greyjoy. So, since tumupad si Euron na dalhin ang Golden Company kay Cersei, so si Cersei is bilang kabayaran sa ginawa ni Euron is pinakasalan niya ito. She knows she can't afford to lose any alliance now that Jaime is gone. So, naisip din ni Cersei na hindi na niya kailangan mawalan pa ng alliance since si Jaime is wala na.
So next, Daenerys realized she is pregnant. So buntis pala si Daenerys for episode 3. But she decides not to tell Jon yet, so that she can continue to help Tywin. But she realized, she decides, guys, na wag na ipaalam to kay Jon. Sa ganon, makapagpatuloy siya sa pagtulong sa laban against the Army of the Dead. So next, the Mountain arrives at Winterfell with the Golden Company. So finally, the Mountain and the Golden Company arrives in Winterfell. Arya kills the leader of the Golden Company and takes his place. So ayun, pinatay ni Arya ang leader ng Golden Company at kinuha niya yung mukha nito. With this face, Arya tries to kill the Mountain, who is still on her list. So tinangka ni Arya na patayin ang the Mountain na still nasa list niya. She fails and gets badly injured during the attack. Pero nabigo siya at lubang na nasugatan sa pag-atake. So next, for episode 3, the Hound steps in before Arya is killed. So nakialam na ang The Hound. The Hound nearly wins the fight, but his regular steel sword does not kill the Mountain. Muntik nang matalo ng The Hound ang The Mountain, kaya lang ang regular swords niya hindi umiepekto sa The Mountain. In the last moment, The Hound takes Arya Valyrian steel dagger of her hip. So sa huli, kinuha ng The Hound ang dagger ni Arya na nakalagay sa gilid niya, and then the Valyrian steel dagger kills the Mountain as Arya begins to pass out. So then yun, yun ang ginamit ng The Hound para talunin ang The Mountain bago mawalan ng malay si Arya. So next, a soldier of the Golden Company sneaks into Daenerys' tent outside of Winterfell. So, merong isang Golden Company soldier na pumunta sa tent ni Daenerys outside of Winterfell. The soldier reveals that he is Daario Naharis. So, Daario Naharis, yung isang tauhan ni Daenerys, na iniwan niya sa Meereen, na leader ng Second Son Army. So the soldier reveals that he is Daario Naharis, who joined the Golden Company to have the chance to come to Westeros. So ginamit niya pala yon na nagkunwari siya nag-join sa Golden Company para makapunta sa Westeros. Daario warns Daenerys about Cersei's plan to have Daenerys and her dragons killed by the Golden Company and their ballistas. So ni-reveal ni Daario Naharis ang mga plano ni Cersei na i-assassinate si Daenerys gamit ang Golden Company and their ballistas kasama ng kanyang mga dragons. So ayun, they're planning assassinated Daenerys pati ang kanyang mga dragon. Bran arrives on the Isle of Faces and he tries to learn more about the creation of the White Walker and a possible way to defeat them. So finally, Bran arrives at the Isle of Faces. Then sinubukan niyang alamin kung anong pinagmula ng mga White Walker at ang posibleng paraan para matalo ang mga ito. He realized he may be able to change time when he remembered his father heard him at the Tower of Joy.
So, na-realize niya na kung babalik siya sa nakaraan, and we heard, and he heard his father voice at the Tower of Joy. He comes to the conclusion that the only way to win this war is to go back in time and prevent the Night King from being created. So, pumasok sa conclusion ni Bran na kung babalik siya sa nakaraan is mapipigilan din niya ang pag-create sa Night King. So, that's it guys for episode 3. So, okay. Hanggang dito na lang muna, guys, for part 1 of review natin para sa Game of Thrones Season 8. Abangan nyo ang part 2. So, that's it. I hope you enjoy watching this video. And then, abangan natin ang Game of Thrones Season 8. So, we're all excited about that. Okay, guys.